Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Muli nang magsasagawa ng flag raising and lowering of flags ang Bangsamoro government simula ngayong araw. Pinangunahan ni na Interim Chief Minister Ahud Ibrahim, Senior Minister Abdul Raof Makakuwa, iba pang heads of offices at Civil Service Commission ang flag raising ceremony kanina. Huling nagsagawa ng flag raising noong January 2022 sa kick-off ceremony ng Bangsamoro Foundation Day at dahil sa pandemya, pansamantalang itinigil muna ang pagdaraos nito at pagsasagawa ng mass gathering. Sa talumpating ibinahagi ni Chief Minister sa seremonya, masaya ang opisyal na makitang sabay-sabay ang lahat ng mga kawani ng gobyerno na itinataas ang Bangsamoro flag kasabay ng watawat ng Pilipinas. Sumisimbolo umano ito ng bawat sakripisyo ng ating bayaning mujahidin na nakipaglaban para makamit natin ang kasarinlan. Hinihikayat rin ng opisyal sa pagsusulong ng tapat na pamamahala o moral governance, mas lalo pang pag-inihan ang tungkulin ng bawat isa, lalo na ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Bangsamoro. Lagi rin umanong maging gabay ang moral governance sa paglilingkod sa mga Bangsamoro. Matapos ang 2 taon dahil sa COVID-19 pandemic, balik eskwela na ang mahigit 700,000 mga mag-aaral sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pinangunahan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang OPLAN Balik Eskwela sa Cotabato City Central Pilot School. Ang buong detalyes sa report na ito. Excited na pumasok sa eskwela ang 2 elementary pupils na ito. Kaya alas 6 pa lang ng umaga, nasa Cotabato City Central Pilot School na sila upang iwas traffic. Sinamahan sila ng kanilang ina na si Aisa na sa bikning makita ang mga anak na formal ng mag-aaral. Masaya ako. Kahapon pa lang ready na rin na kami. Tapos yung mga bata, masaya sila. Kay bagong pasukan, 2 years ago, hindi sila nakapasok. Then ngayon, ready na sila, pati yung nanay. Pag breakfast nila, maaga ako nagising. Siyempre, tayo 2 years ago, kami ang nagbantay ng mga bata, maskin yung mag-aaral nila, pagtatrabaho, durbi talaga ang trabaho namin yung pandemya. 2 years ago. Tapos ngayon, pasukan na nila. Okay talaga ang pakiramdam ko sa ngayon. Ako talaga ang mas okay sa mga bata. Suot naman ni Bike Queen at Hans Angelo ang kanilang bagong uniforme at bagong sapatos. Pinaghandaan umano nila ang pagbabalik eskwela dahil matagal din silang nasa bahay lang. I prefer face-to-face po since it's more easy because in Google Meets, it is hard for people who don't have Wi-Fi or doesn't have a phone. And it's really hard for them to learn if it's online for it's hard for them if it's online. But if it's face-to-face, all students can learn perfectly and easily. Challenge po talaga dahil kailangan din po ng internet para mag-research, para may sagot ka po sa mga module mo. At saka po, kapag dito na naman po, mas okay lang po dahil maintindihan mo, dahil mas madali po na makatubo yung teacher nyo at maka-explain ng mga bagay-bagay about sa school. Matapos ang 2 taon, formal nang nagbalik eskwela ang mga mag-aaral sa buong bansa. Sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nasa 717,269 ang bilang ng mga nakapagdala para sa school year 2022-2023 sa parehong in-person classes at alternative learning system. Pinangunahan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang OPLAN Balik Eskwela dito sa Cotabato City Central Pilot School. Isinagawa ang banging of the gong bilang hudyat ng pagsisimula ng klase. Ayon sa school principal ng Cotabato City Central Pilot School, makasaysayan ang pagbubukas ng klase dahil ilang taon ding hindi nagamit ang mga pasilidad ng eskwelahan. Kahit sila man ay aminadong na-miss at nasabik muli na makita ang mga mag-aaral sa loob ng classroom. Okay. Sa ating mga mag-aaral, pumasok kayo sa ating paaralan dahil nandito na po tayo ngayon sa face-to-face. Sa mga magulang po, yung mga hindi pa na po nakapagpatala ng kanilang mga anak, ay ini-encourage namin na magpatala na, no? Hindi lang dito sa aming paaralan, kung hindi sa lahat ng paaralan sa buong bansa,
ay ini-encourage namin yung mga magulang na ipatala ang kanilang mga anak dahil pasukan na, face-to-face na po. And then sa ating mga guro, handang-handa naman po ang ating mga guro, nagkaroon sila ng mga psychosocial and then psychological first aid last week upang paghandaan ang pagkikita nila sa inyong anak. Ang Cotabato City Central Pilot School ay isa sa mga paaralan sa Cotabato City na may pinakamalaki ang populasyon sa mga estudyante. Sa school year na ito, inaasahang nasa mahigit 6,000 na mag-aaral ang magpapatala. We are expecting enrollees more or less mga 6,670. That is our target. Because our enrollment last year was 6,113. And then usually we target our enrollment by 2% increase. So we are still expecting 1,000 plus as of Friday because we had an enrollment of 5,006 plus. So we still lack 1,000 plus to cover the target. Siniguro naman ng school administration na sumusunod pa rin sa COVID-19 health protocols ang mga mag-aaral, mga guro at mga magulang. Kailangan pa rin magsuot ng face mask ang lahat at mag-sanitize ng mga kamay gamit ang alcohol. May hand wash areas din ang paaralan kung saan maghuhugas ng kanilang kamay ang mga bata. Samantala, bilang suporta naman sa mga guro na mahagi ang MBHTE ng nasa 200 teacher's kits na naglalaman ng school supplies at hygiene supplies. Pinapayuhan naman ng mga magulang na mas mabuting ihanda na ang mga baon ng mga anak upang masigurong hindi na sila lalabas pa ng eskwelahan. City Fairoz Abdullah, BIO News. Formal lang itinalaga bilang interim chief minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao si Chief Minister Ahud Ibrahim. Inilabas ng Malacañang ang appointment paper ni interim chief minister Ahud Ibrahim noong August 11, 2022 na nagbibigay visa at legalidad sa pagganap ng opisyal sa kanyang mga tungkulin. Maalalang nanumpa ang 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority noong August 12, 2022. Binubuo ito ng 41 miyembro mula sa panig ng Moro Islamic Liberation Front ay 39 naman sa panig ng gobyerno alinsunod sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Muling nakipagpulong si Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa iba't ibang liderato at peace weavers sa Mindanao kabilang ang MILF at MNLF upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad sa lahat ng signed peace agreement sa Bangsamoro. Narito ang report. Sa isinagawang press conference ni Secretary Galvez nitong August 20, binigyang diin nito ang buong suportang ibinibigay ng kasalukuyang administrasyon upang tagumpay na maipatupad ang 1976 Tripoli Agreement, 1996 Peace Agreement at 2014 Comprehensive Agreement. Anya, patuloy ang ginagawang pakikipagpulong ng OPAPRO sa lahat ng stakeholders, key leaders at NGOs sa Davao City at Bangsamoro Region upang masiguro na tuloy-tuloy na ang nasimulang implementasyon ng mga naturang peace agreement. Upon the guidance of the President Ferdinand Marcos to fully support the BARM government in completing the implementation of all signed Bangsamoro peace agreements, we have been meeting with key Bangsamoro stakeholders and leaders in Mindanao. Yesterday, I've been in Davao. I have talked with Chairman Nur Miswari and also the 15 members of the MNLF PPA. And also, we have a meeting with the NGOs headed by the Asia Foundation Country Representative Sam Sitik, my friend, and the other key NGOs. And now we are now here in 6th Division to meet firsthand with the Commander 6th Division. And also with the key leaders of the BARM. Dagdag pa ni Secretary Galvez na kahit pa maraming mga pagsubok at hirap ang kanilang kinakaharap, naniniwala ito na makakamit ang mga magagandang pagbabago
sa Mangsamoro, lalo pa na ang mga miyembro ng Mangsamoro Transition Authority ngayon ay binubuo ng MNLF at MILF at iba pang sectoral leaders at professional. Inaasahan din umano ni President Ferdinand Marcos na kahit pa maikli ang tatlong taon, kanyang hinihimok ang Mangsamoro Parliament na mas lalo pang pag-igihan ang pagsasagawa ng kani-kanilang mga tungkulin at bilisan ang electoral codes at tatlo pang mahahalagang batas na kailangang maipasa upang masiguro ang maayos na transition at election sa 2025. Mataas ang expectation natin sa new BTA, and they committed na yung electoral codes will be finished by end of 2022. So ngayon nakikita lang they might be some sort of tinatawag natin na reorganization in the Mangsamoro Transition Authority. But we believe ang nakita natin to, we are looking at that, na makita natin na yung MILF and the MNLF will be working together hand in hand, dahil kasi ang ano nga, nakita na commitment nila talaga mapakita sa Mangsamoro na they are already united. Hiniling din ni PBBM sa Mangsamoro government na siguraduhin ng patas at pantay ang distribution ng block grant sa lahat ng probinsya ng BARMM. Johan Unayan, BIO News. Umapangatlo ang Mangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga rehiyon sa buong bansa na may pinakamababang inflation rate. Base yan sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority as of July 22, 2022. Nagdala ng 3.6% inflation rate ang BARMM sa buwan ng Hulyo. Bumaba naman ng 26.1% ang poverty incidence sa BARMM noong Hulyo. Ang detalye sa report na ito. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority BARB nitong August 7, ang inflation rate sa July 2022 ay nasa 3.6% change kung ikukumpara sa kaparehong buwan ng 2021 inflation rate ng rehiyon. Pinakamalaking inflation rate naman by commodity groups, ang transport na may 14.9%, mas mataas kumpara sa July 2020 at 2021 data. Sinundan ito ng housing, water, electricity, gas, at other fuels na nasa 3.5%. Nasa 3.4% naman ang restaurant and accommodation services. Nasa 3.0% inflation rate naman ang food and non-alcoholic beverages. Gayun din sa alcoholic and tobacco, ang inflation rate ang karaniwang pagtaas ng presyo ng ilang pangkaraniwang serbisyo at produktong binibili ng mga consumer. Ang Consumer Price Index naman ay tanda ng pagbabago ng kabuuang presyo ng isang basket ng mga produkto at serbisyo na karaniwang binibili ng isang sambahayan o household sa isang taon kumpara sa presyo nito sa itinaktang taon o base year. Sa madaling salita, ang inflation at CPI ay magkaugnay dahil ipinapakita nito kung gaano kalaki ang itinaas ng CPI sa nakalipas na taon o buwan. Sa BARMM, nagtala lamang tayo ng 3.6% inflation rate at pangatlo sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamababang inflation rate sa buong buwan ng Hulyo. Antas ng ating yung value ng ating pera. Ganito siya mag-usbong or mag-increase. Hindi siya ganun kabilis sa mga ibang probinsya. On the general observation, siguro ang dating na pwedeng mag-contribute is because of the availability of some alternatives for the identified food basket of the CPI, listed in the CPI. Sa inflation rate naman ng bawat probinsya, nasa 1.6% ang Basilan, 9.0% sa Lanao del Sur, 3.4% ang Maguindanao, 2.1% sa Sulu, 4.2% ang Tawi-Tawi at 3.4% ang Cotabato City. Nasa 113.9 naman ang Consumer Price Index sa BARMM as of July of 2022. Pinakamalaki ang Consumer Price Index ng Tawi-Tawi na nasa 119.9 na sinunda ng Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Ang purchasing power of peso in BARMM naman ay nasa 0.88. Ito ay ang halaga ng kakayahan ng piso na makabili ng mga produkto at serbisyo sa particular na panahon kumpara sa nakaraang taon o buwan. Pinakamataas na PPP ang probinsya ng Maguindanao na nasa 0.90 na sinunda ng Sulu at Lanao del Sur. Bahagyang bumaba naman ang poverty incidence rate sa Mangsamoro Region.
Sa usapang Bangsamoro noong Miyerkules, sinabi ni Bangsamoro Cabinet Secretary Mohel Asin Pendatun na base sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Office na ipinalabas nitong July 7, nasa 29.8% ang poverty incidence sa rehiyon kung saan bumaba ito ng abot 26.1% kumpara sa 55.9% na rate nito noong 2018. Based on the statistics released by the PSA, in fact, if you're going to do comparative of that, yung 2018, the poverty incidence among families in the then ARMM was actually at 55.9 or 55.4%. If you're going to translate that into numbers, kung di ako nagkakamali, 374,000 families in the region are considered then poor in the then ARMM. In 2021 and in the recent statistics, we are happy to note that from 55.9 naging around 39% yung pong poverty incidence. And we are the only region in the Philippines na nakapagtala po ng double digit na reduction in the country. Gamat kabilang pa din ang BARMM sa mga rehiyon sa bansa na may mataas na poverty incidence, ayon sa opisyal, hindi maikakaila na mabilis din ang pagbaba ng naturang datos sa kabila ng hamon ng pandemya at transition period. If you're going to do a comparative analysis of from the time that we started or before the BARM was in place up to now, malaking improvement po yung pagbaba ng poverty incidence. So, tama ho yun, we are still the poorest, but this is already from 55.9 to 39%. But we will continue. The challenge now is how do we sustain this in the coming years? So from 55% to 39, napababa natin partida, transition period, pangalawa, pandemic. Sa nakalipas na tatlong taon, ito din ang pinakamalaking porsyento ng pagbaba na naitala sa buong bansa. Naitala din ang Bangsamoro Region bilang isa sa may pinakamababang inflation rate na umaabot lamang sa 3.1%, habang nangunguna naman ang Central Luzon na nakapagtala ng 6.7% inflation rate. Ayon sa PSA BARM, ang pagkakaroon ng ganitong datos ay mahalaga sa mga government planners tulad ng BARMM dahil magsisilbi itong benchmarking sa mga serbisyong kanilang ibinibigay sa mga mamamayan. Johan Unayan, BIO News. May sama ng panahon po ngayon na binabantayan ang pag-asa sa bahagi ng Luzon. Kamusay naman natin ang panahon ngayon mula kay Jana Datuali. Salamat, Fifi. Sa weather bulletin ng pag-asa, magdadala ng pag-ulan at malakas na hangin sa iilang bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora ang Tropical Depression Florita. Habang ang Trough of Tropical Depression at Southwest Monsoon naman ay nakakaapekto sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Minomonitor na pag-asa ang low pressure area na namataan sa layong 330 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Gumagalaw ito pa kanluran, timog kanluran. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Mindanao kasama na sa BARMM, sanhiya ng localized thunderstorm. Alamin naman natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Sa Cotabato City, nasa 23 to 32 degrees Celsius ang temperatura at 90% po ang chance of rain. Sa Marawi City naman, 19 to 28 degrees Celsius po ang temperatura at 90% din po ang chance of rain. Nasa 24 to 29 degrees Celsius naman ang temperatura sa Lamitan City at 80% po ang tsansa ng pag-ulan. Sa probinsya ng Llano del Sur, maglalaro po ang temperatura sa 17 to 26 degrees Celsius at 90% naman ang chance of rain. Sa Basilan po, 24 to 29 degrees Celsius ang temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Nasa 24 to 29 degrees Celsius naman ang temperatura sa Sulu Province at 70% po ang tsansa ng pag-ulan. Sa Tawi-Tawi naman, nasa 60% ang chance of rain at maglalaro sa 24 hanggang 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Maguindanao po, 23 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura at 100% naman ang chance of rain.
sa Special Geographic Area po ng BAR. Ma'am, dyan po sa May North Cotabato, nasa 22 to 31 degrees Celsius ang temperatura at 100% naman ang tsansa ng pag-ulan. Sisikat po ang araw bukas ng 5:36 ng umaga at lulubog naman ng 5:56 ng gabi. Balik sa iyo, Fifi. Salamat, Jana. Sa ating COVID-19 update, may 23 panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Bangsamoro Interagency Task Force as of 6 PM ng August 21. Sa datos ng BIATF, umabot na sa 131 ang tibong kaso, kung saan 59 dito ay mula sa Maguindanao, 20 sa Llano del Sur, isa sa Tawi-Tawi, at 45 naman sa Cotabato City. Pumalo na sa 20,141 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Bangsamoro Region. Patuloy naman na hinihikayat ang mga residente na magpabakuna at sa mga fully vaccinated naman ay magpabooster upang mapalakas ang bisan ng immunity laban sa COVID-19. Magtungo lamang sa inyong mga health center upang malaman kung saan ang mga COVID-19 vaccination hubs sa inyong mga lugar. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government, dahil hindi pa tapos ang pandemya, ang COVID-19 virus ay nandito pa. Pinapaalalahanan ng lahat na magpatuloy sa pagsunod sa mga health protocols. Laging tandaan, panalo ang protektado, panalo ang bida. Tandaan, best fitted face mask ang isuot, isolate ang sarili kapag may sakit na nararamdaman, double up ang proteksyon gamit ang bakuna at booster doses, at airflow ay padaluin sa loob ng mga opisina at tahanan. Pinaslakas, sabay tayong babangon, magpa-booster ngayon. Sundan din at maging updated sa mga balita at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si City Firenze Abdullah, naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po.